Hi mga ka-Swissy! So nagbabalik po ako ulit sa aking YouTube channel. Ayan. So nandito na naman tayo sa ating episode for today. Ayan. So bago ang lahat mga ka-Swissy, ay kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, so please hit like and subscribe and click the notification bell para maging updated po tayo sa aking mga videos for today. Ayan. Ito na, nasa labas na naman tayo ngayon. So, pasensya naman na medyo matagal-tagal akong nakapag-upload ng aking mga updated na videos kasi marami akong ginagawa. At the same time, meron tayong mga pinagkakabalahan. Yan. So, medyo nagkaroon ako ng hectic na schedule. Siyempre, gawa rin ng pagod, puyat, sakit ng katawan, stress, ganyan. Yun. Yun. So, ito na yung chance ko ulit na makagawa ng videos in regards dito sa pagiging OFW natin dito sa bansang Hong Kong kung saan ay ako ay nandito ngayon at sinishare ko sa inyo yung mga meron dito at para magkaroon kayo ng tips and ideas pa rin about dito sa ano ang meron dito sa bansang Hong Kong. Yan! So, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, no? Kasi itong pag-uusapan natin, ito yung mga dapat na apps na dapat mong i-download, no? Kapag ikaw ay mag-start ka na magtrabaho or nagpaplano ka na pumunta dito sa bansang Hong Kong para magtrabaho. Yan. So, unang-una na dito, mga ka-Swissy, i-download mo yung Live Home Safe. Yan, yung apps na yan mga ka-Swissy, ito yung parang sa COVID, di ba? Di ba nagkaroon tayo ng pandemic, ganyan. Nagkaroon tayo ng mga apps na to kung saan doon nakailalagay yung kung nabaksinan ka ba o hindi, ganyan. So kahit hindi naman na kailangan or ano man na mangyari, kailangan meron ka nun. Yan. So makikita nyo yan sa screen mga ka-Swissy, yan. Para magkaroon kayo ng idea kung ano nga ba ito, no? So next mga ka-Swissy, meron kayong dapat MTR. Yan. Kung saan itong MTR apps na to kung saan ano to para malaman ninyo kung saan kayo bababa, ano yung sasakyan ninyo, kung saan kayo galing, ganyan, ano yung mga exit na ano na dapat yung pasukan or dapat kung saan kayo lalabas pagka nandun na kayo sa lugar na to. Yun. So, marami kasing mga lugar dito or mga exits kapag nandun na kayo sa isang istasyon ng MTR. Yan. So, kailangan meron kayo niyan. Yan. So, pangatlo mga ka-Swissy, no, meron dapat kayong Movit. So, ano ba itong Movit na ito? No? Kung saan ito yung mga buses, kung saan yung ruta, at kung ano yung buses na dapat yung sakyanin papunta doon. Yan. Ang purpose nito mga ka-Swissy para malaman mo yung oras kung saan ka maghihintay. Kasi ituturo naman kung saan yung lugar, kung saan ka maghihintay, kung anong oras nila darating yung mga bus na to. Yun. So, kailangan mong mag-download yan para ano tulad yan kung meron kang alagang bata, ganyan, susunduin mo. So, alam mo yung schedule kung anong oras darating or yeah, kung ano oras aalis yung sasakyan or ano public transport gaya ng mga minibuses ganyan yung mga tram ganyan yung taxi ganyan depende yan kasi may mga ano dito may mga buses kung saan may mga tinatawag silang mga 56A ganyan 56B ganyan or 40X, ganyan, 6X, ganyan. Mga example lang yun, no? Kasi may mga kanya-kanyang ruta dito. Yan. Kumpara sa atin, pag nasa jeep ka, di ba makikita kung taga-Quiapo ka ba, Quiapo ka ba pupunta, Muñoz, ganyan, Blumentritt, Santa Cruz, ganyan, papuntang EDSA, ganyan, papuntang Monumento, ganun. Yun. So, meron din dito, pero by ano to, by numbers, at saka yung by ano na rin, yung ruta niya kasi saka dito kapag ka ano magka kapag ka mag-aabang ka ng bus meron silang mga terminal dito hindi katulad sa atin na kahit saan pwedeng magpara ganyan dito may terminal dito
or merong isang istasyon na lugar kung saan ka maghihintay, kasi makikita mo yung number ng mga buses, kung ano yung mag-i-stop, ganyan, kung saan yung, kung saan sila destination, ganun. So, kailangan mo nito yung Movit. Yan. So, makikita mo pa rin sa screen, no, mga kaswisi. Yan. So, next, mga kaswisi, meron kang Octopus na app. So, ano ba itong Octopus app na ito? Itong Octopus app na ito, kasi mga kaswisi, lalo na kung meron kang bank account, no, kung saan eh, dun ninalagay ng iyong amo, yung sweldo mo. So, magkakaroon ng deduction automatically kapag ka meron ka nun. Kasi ang purpose lang nito para meron kang matatop upan. Hindi ka na pupunta ng 7-Eleven para mag-top up, ganyan. Or pumunta sa Circle K para mag-top up din. Kasi meron tayong Octopus. Yung Octopus na to, itong card na to, eh, convenient to sa lahat. Yung pagsakay mo sa MTR, pagbayad mo sa 7-Eleven, Circle K, ganyan. Or sa other restaurants dito. O kahit sa mga ibang shops dito na bilihan, kung wala kang pambayad, kung meron ka naman Octopus, so itatop up lang naman yun. Kasi sa Octopus na to, mga kaswisi, kung may, na makikita nyo naman sa screen, no, yung apps niya, eh pwede mo rin tong gamitin yung mismong cellphone na to, kung ano man ang cellphone na gamit mo, basta meron ka nito, Octopus, itatop up mo lang yan, eh bayad ka na. Yun. So very convenient itong Octopus app na to. So depende sa sa'yo, bilang OFW, depende sa'yo kung ibibigay mo yung account mo, kasi automatically nga naman i-deduct kasi sa sweldo mo or sa pera mo, depende nga, depende sa'yo yun. Kaya nahiningal ako yun. So nandito ako sa labas, no, kasama ko na naman si Pizza. Yan si Pizza. Yan, so nandito ako ngayon sa labas para magkaroon tayo ng oras para makapag-vlog kasi paggabi na ngayon. Yan, so makikita nyo yung lugar. Ayan. Oh, di ba? Paggabi na siya. Yan. So, next mga kaswisi, no? Ano pa ba? Kailangan mo ng Google Map. Yan, mga kaswisi. Sa Google Map na ito, kung saan, halimbawa, hindi mo familiar yung lugar. Ito yung, ano, kailangan mo ng Google App. Google Map. Yan. Para matrace mo kung saan ka pupunta, saan ka dadaan, ano yung kung ano yung exit na ano, yan. Kasi para hindi ka maligaw, yan. May mga scenario kasi, kahit nasabi natin yung Google Map, eh, tinuturo niya kung saan, tapos eh, minsan kasi mali-mali. So, depende. Pero kailangan, pagdating kasi dito, madali mong matandaan talaga yung mga lugar dito. Kasi masasabi mong parang ang lito-lito, pero katagalan, eh, malapit lang naman pala. Ganun. So, ganun yun. Yan. So, dito mga kaswisi, kailangan meron kang mga apps na to para naman magkaroon ka ng idea para maging convenient para sa'yo. Lalo na kung meron kang alagang bata. Yan. Kasi itong mga apps na to, eh, malaking tulong talaga ito sa atin. Lalo na kung meron kang activities yung mga bata, merong mga playmate pa tawag dun. Basta yun sa mga western naman yun. Yun. Kung western ng iyong amo, ganyan. Pero ito, itong next na app na to, eh, kailangan i-download mo to, lalo na kung ang pasahod sa'yo ng iyong employer ay TrueBank. Kasi dito, mga kaswisi, eh, bibihira ka makakatanggap ng cash. So, depende sa employer, no? Pero ikaw, syempre, gusto mo makasave ng pera, ganyan. Gusto mo makapagpadala ng pera sa Pinas, ganyan. So, ito yung mga apps na i-download mo, no? Gaya ng Alipay, yan. At saka yung bangko, kung mga bangko dito. Katulad ng HSBC, Bank of China, Standard Chartered, ano pa ba? Heng Feng ba tawag? Basta yun, eh. Lalagay ko na lang yung apps dyan, yan. Kasi hindi ako masyadong familiar dun, eh. Yan. So, ito yung mga most familiar banks dito sa bansang Hong Kong. Yan. So, i-download mo rin yan para naman maging handa ka, diba? In case na sabihin sa'yo ng employer mo o mag-open account ka ng ganito. So, kahit pa paano, alam mo na. Yan. Para pag-apply mo sa banko na to, kung anong klaseng banko ba yung ipapa-apply sa'yo para yung sweldo mo is dun na itatransfer, so madali na para sa'yo. Yan, aside sa pag-sign up ng mga kung naman na ipapa-sign up sa'yo, i-re-register nila,
ng mismong bangko. At saka pag na-approve na, okay na, pag may Hong Kong ID ka na, so dire-diretso na yan. Yan. Yun. So ang purpose nito, mga ka-Swissy, para naman, yun nga, gaya ng nabanggit ko, para maging convenient para sa inyo. Mag-download kayo ng mga YUU na yan. So ano ba tong YUU na to? Siyempre, pag bibili ka sa mga yung mga accredited nila na mga shops kung saan may mga points. Yan, para naman meron tayong makuhang promotion nila. Limbawa, libreng ganito, basta maka-work nga na ganito. Magbabayad ka nga lang na medyo maliit lang naman. Pero kasama yan. Yan. Yun, mag-download ka lang nun. Yan, yung mga YUU na yan. Yan, pagka nandito ka na sa Hong Kong, eh malalaman mo ano talaga yung mga purpose niyan. Yan. So ito mga briefing lang naman ito para naman eh magkaroon tayo ng idea, mga ka-Swissy. Ayan. So hanggang dito na lang ako, mga ka-Swissy. I hope na nagkaroon kayo ng tips and ideas pa rin, mga ka-Swissy, about dito sa ating episode for today. Ayan. So please hit like and subscribe na po. Ayan. So hanggang dito na lang, mga ka-Swissy. Bye.